I'm Coach Justin Manjares, and this is Coach Nick Manjares. Okay, so Justin, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon sa iyong vlog? Ang papag-usapan natin sa ating vlog ay mga kalamidad or disaster, kagaya ng tsunami, buhawi, at landslide. Okay, ulitin ko ha, yung sinabi nga, ang pag-usapan natin ngayon ay mga sakuna o disaster, natural disaster. Pag sinabi mong natural disaster, ito yung mga kalamidad na kung saan parang ano, yung sinasabi nila na tawag ng kalikasan or kay Mother Earth. Or yung pwede din maging parusa ni Mother Earth. Okay. So, isa na rito yung pagbaha na nangyayari ngayon sa atin. So, pagbaha at yung pagsunog. Pagbaha, mga sunog, lindol, landslide. Buhawi o tsunami. Landslide, ano pa ba? Nakalimutan ko ba? Pagputok ng bulkan. Pagputok ng bulkan, okay. So, hindi pagputok ng bulkan, pagputok. Sama kasi nito. Walang bulkan umuutot. Wet mo lang yung umuutot. Yan, ito yung drawing niya, oh, umutot yung bulkan. Yan, umutot daw yung bulkan. Okay, so dati yung nagtulong nyo. So guys, dito sa video na to, sasabihin namin sa inyo kung ano yung magiging paghahanda nyo o preparasyon para kung sakaling dadating to sa inyong buhay o sa panahon, maiiwasan nyo to. Okay, kumbaga bago pa lang siya dumating, mapaghahandaan nyo na. Maalam nyo na. Tsaka yung advantage nito, ito, lalo na to, bata pa lang siya, alam niya na kung ano yung gagawin niya once na magkaroon ng, kunwari, disaster. So, hindi na siya yung bata na, alam niyo, yung titingin-tingin lang sa itaas na sisigaw lang ng tatay, nanay, gano'n, nanghihingi ng tulog. Siya, marunong na siya. Okay? So, guys. So guys, kailangan niya itong i-memorize. Oo. Mas maganda kung isulat niyo to sa notebook niyo at para at so ngayon, susubukan natin kung ano talaga yung mga natutunan ni Justin sa kanyang pag-aaral tungkol sa mga kalamidad o sakuna. O disaster. Siya mismo yung tatanungin natin kung ano yung gagawin niyang paghanda. So yung mga batang manonood dyan, mas maganda talagang pag-aralan nyo to, i-memorize nyo to kasi kailangan nyo rin to sa school at kailangan nyo rin to sa totoong buhay paglaki nyo. So, para kung nagkaroon ng disaster, buhay pa rin kayo. Oo. Hindi na kayo mapapabaya ng inyong mga magulang. Okay, so siguro unahin na natin ang yung nangyayari ngayon. Bagyo at pagbaha. Okay, so Justin, ano yung gagawin mo? Kunwari ngayon, may kalamidad. Ulysses, bagyo. O, ano yung mga gagawin mo? Yung bagyong Ulysses. Hmm. Ay, yung mga bagyo, unang-una, huwag po kayong umalis ng bahay. Kasi pwede po kayong makuryente sa mga nabasang wire or naputol na wire. Tapos pwede kayong makuha ng sakit na mga daga na leptospirosis. Very good. Pero paano naman kung sakali, di ba yung nakita mo sa TV, mataas na yung tubig, ano yung gagawin mo? Pumunta po kayo sa pinaka mataas na na room ng bahay nyo or pumunta po kayo sa bubong at tumawag kayo ng rescuer. Kaya hindi na po ako pumupunta sa mga bubong. Mataas na po yung bahay namin. Pero kung sakaling pinapaalis ka na ng mga rescuer, hindi pa mataas yung tubig, ano gagawin mo? Sasama ka na? Sasama na po ako. Hindi importante yung mga gantong bahay, importante ang buhay ng mga tao. Very good.
Oh, yun, napakaganda ng sinagot niyo sa ating number one question tungkol sa bagyo at pagbaha. Ngayon, proceed tayo sa number two. Ang pag-uusapan naman natin, tulad pa rin ngayon, sa tag-ulan, marami pa rin itong insidente na nangyayari. Ito ay landslide na kung saan sa mga bulubundukin naman ito nangyayari. Tayo, nakatira tayo sa may pwede bundok. Pwede rin sa mga bundok. Kasi nung araw, lindol naman to, pero nung araw, yung Cherry Hills ba yun? Basta dito sa bandang Antipolo, talagang nag-landslide, talagang yung buong village, talagang kinain ng lupa. What? Oo, talagang sobrang daming namatay. Nakalimutan ko, Cherry pero Hills yata yun. Cherry pero Hills. Hindi yung joke. Hindi talaga yung joke kasi maraming namatay. Okay, sige. Kunwari merong landslide, ano yung mga dapat mong gawin? Ito po. Protektahan natin ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng pagtayo ng mga malalaking pader at matitibay na pader para yung mga bato ng landslide, 'di ba, nandito yung pader. Hmm. Hindi siya maaano ng mga may shield landslide. Siya, may shield. Tapos pag may wait lang, tapos pag nakasabay yung bagyo, madalas kasi yung landslide sumasabay sa bagyo. Oh. Wait lang. Pag may bagyo, maglagay po kayo ng mga kanal para doon umano yung tubig. Ah, kumbaga parang doon, imbis na mataas yung tubig, bababa, lulusot doon, papunta sa ibang lugar, no? Tama yun. So, maghuhukay kayo ng kung kaya nyo palibot ng bahay nyo, hukay nyo yun, para doon babagsak yung tubig. Hindi siya magiging ano, yung papasok masisipsip lahat ng lupa ng bundok. Okay, so ngayon naman, pangatlo na natin pag-usapan yung tungkol sa lindol. Ayan, yung lindol. Napakarami kang sagot. Wait lang. Ito talaga, true events to. Nung nagtatrabaho ako sa gym, sa Anytime Fitness ako sa Marikina, sa Sealand, nag-shake yung ano, talagang akala ko, nahihilo lang ako gumaganon. Yun talagang, pala, totoo! Totoo na pala, na may lindol na pala. At ang pinakamahirap nung yung second na naranasan ko yun, nandun ako sa ano, may video ko nun sa YouTube ko, pwede nyo panoorin. Nandun ako sa Anytime Fitness Marikina, sa Ayala Mall. Papasok pa lang ako ng mall. Yung lahat ng tao, ang daming tao eh. Talagang ano na sila, yung panic. Tumatakbo na sila, tapos nakaganon. Sabi ko, bakit? Tapos gumaganon na yung building. Oh. Tapos sabi nyo, kaya pala? Oo. Nakapag ano, nag-video pa ako noon pero hindi na ako nagtrabaho. Talagang pagka-video ko na parang warning na huwag na kayo pumunta rito sa mall na to. Sumakay na agad ako ng tricycle, umuwi na ako. Hindi na ako nagtrabaho. Kasi ang hirap. Mamaya maaksidente ka doon. Lubog lahat 'yun, di ba? So 'yan, oh, babalik tayo kung kunwari may lindol, Justin, ano 'yung gagawin mo? Sa lindol. Magplano, pag-usapan kung saan magkikita pagkatapos ng lindol. Pangalawa, set sa tin ang loob ng inyong tahanan. Pangatlo, mga first aid kit, dilatang pagkain, tubig, radyo, gamot, baterya, at iba pa. Number 4, turn off o patayin ang lahat ng kagamitan na gagamitan ng kuryente. Panglima, maging alerto at ugaliing manood ng balita tungkol sa paparating na sakuna. Yan, very good. So guys, kung medyo nabilisan kayo sa paliwanag niya, ulitin niyo na lang yung video. Meron din pang slow. Hey Justin, so ito naman, yung madalas nangyayari sa Pilipinas. Pumuputok yung vulkan. Yung vulkan katulad ng Mount Pinatubo, Mount Mayon, Taal, vulkan Taal. So kahit malayo ka diyan sa mga vulkan na 'yan, kunwari nasa Metro Manila ka, nasa yung vulkan Taal, nasa Batangas yan, apektado ka pa rin diyan kasi madalas yung mga abo niyan, yung mga talsik ng vulkan, umaabot talaga sa Metro Manila, sa NCR o National Capital Region. So, ano yung gagawin mo kung sakali? Ang gagawin ko? Makinig sa payo ng P-Box. P-Box, okay. Yung P-Box, siya yung isang opisina na kung saan sila yung nag-o-observe sa mga volcanic activity. Pwede nila mapakita yung mga, kung saan yung mga vulkan,
mga disaster. Alam mo yung pinanood mo sa Godzilla, yung mga nagtatrabaho na minomonitor yung pero Godzilla. Parang ganun sila. Parang P-box sila, parang ganun. So ang P-box, ang trabaho nila, yung mga active volcanoes and active tsunami, sila yung nagbumonitor niyan. Napakahalaga ng trabaho nila dahil sila yung nagbibigay ng warning or awareness sa mga tao. So ano yung gagawin mo? Tapos sila yung lumiligtas sa sarili ng pamilya. Oh, so yan yung gagawin mo? Ito pa, akumuha ng pagkain, first aid kit, tubig, mask. Wait, ang kailangan ng mask kasi yung ano, yung volcano ash, pwede makapakasama sa ating katawan. Flashlight. Health. Isa na, bintana at pituan. Manood ng balita, lumikas na maaga. Okay, so kunwari, ikaw nakatira ka sa malapit sa vulkan, huwag mo nang hintayin na magkumbaga parang mag level 2, level 3 pa. Kung alam mo na meron ng volcanic eruption, umalis ka na agad kasi talaga mas importante hindi yan kumuha. hindi yan kagaya ng baha na pwede ka pang lumangoy. Iyan talagang mainit na lava, bato, yung lava. Pero umiwas po kayo sa mga ilog kasi pag pumunta yung lava diyan, maghahalo sila, magiging stone sila. Mm-hmm. Mainit na mainit. Pero pa habang magiging stone sila, wag po pa rin po kayo pumunta sa ano, sa mga matutubig na lugar. Natutunan ko po 'yan sa knowledge channel. Wow, very good.